The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. After Jesus had fed the 5,000 men, his disciples saw him walking on the sea. The next day, the crowd that remained across the sea, so that there had been only one boat there, and that Jesus had not gone alone with his disciples in the boat, but only his disciples had left. Other boats came from Tiberias, near the place where they had eaten the bread, when the Lord gave thanks. When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. And when they found him across the sea, they said to him, "Rabbi, when did you get here?" Jesus answered them and said, "Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal." So they said to him, "What can we do to accomplish the works of God?" Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in the one he sent." The Gospel of the Lord. Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in the one he sent." Brothers and sisters, at first glance, it seems that the answer of our Lord is a little bit far from the questions of the people to him. They ask him, "What can we do to accomplish the works of God?" Usually, when we ask a person, "Ano bang pwede kong gawin para makatulong?" Diba? Sasabihin natin, "Pwedeng tulungan mo akong magwalis, no? Pwede bang bigyan mo ako ng konting tubig dahil nauuwaw ako? Or pwede bang gawin mo ito, gawin mo yon?" And yet, Jesus, in the Gospel today, he answered the people that the work of God is to believe on him who sent. What does it mean? Di ba kayo naki-curious bakit ganito yung sagot ni Lord sa mga tao? What is the connection between believing and the work of God? Dito papasok itong sinabi ni St. James sa kanyang epistle. What did St. James said in his letter? "Faith without works is dead." Is dead. Gadan. Because faith is not a belief that stand alone. Ang pananampalataya o ang pagtubod, ayan, sa Bicol, sabi nga pagtubod, ay it's not, even Pope Francis said in one of his audiences, it is not a set only, it's not a set only of what the dogma of faith is. 10 commandments, 7 sacraments, and so on and so forth. Of course, I and you, we should know the teachings of Christ. We should know the Bible. We should know. But
That knowing and that believing should be transformed into life. Dapat yung ating mga binabasa at nalalaman, no, ay ating naisa sa buhay. That's why Jesus said, no, it is the work of God that we believe, because in believing we become who we really are. No? Kapag ikaw ay Kristiyano, no, sabi nga, ipakita mong ikaw ay Kristiyano, not only when you are in the church, but also outside the church. Kung ikaw ay Katoliko, ipakita mong ikaw ay Katoliko, hindi lang sa simbahan, kahit sa eleksyon, no? Kahit sa botohan, kahit sa iyong trabaho, kahit sa iyong eskwela, kahit sa iyong pamayanan, sa iyong barangay, sa iyong city, sa iyong bansa, be Christian, be Catholic, be what you believe. No? Maging ikaw yung iyong pinaniniwalaan, pinanampalatayanan. No? Ang iyong pagtubod ay maging ikaw. No? Sasabihin, eh, Kristiyano ako, pero, ayun. No? Eh, naku, sasabihin ng iba, hindi naman kailangan maging Kristiyano kang 100%. No? Pwede namang 50-50 lang. 50-50? Pwede ba yun? Maging 50-50 ka? Pwede ba yun na pag pumasok ka sa langit, kalahati lang yung kalahati dun sa impyerno? Of course not. No? So my brothers and sisters, no, we are challenged by Jesus that what we believe is what we always must transform, goes out of what we do. No? Hindi yung iba yung pinaniniwalaan mo sa ginagawa mo. No? Kaya nga, diba, nalala ko, no, may isang kanta na sabi doon, no, sabi doon sa kanta na banal na aso, santong kabayo ba yun, no? Nasabi, diba, ginagawa mo yun, tapos paglabas ng simbahan, iba naman yung ginigibo. Di po ba? And at the same time, no, as Jesus said, we should not look for what is only for our tummy, sa ating tiyan. But we should also look for the food that never perishes. Alam nyo, yung pagkain, no, nakadepende rin yan sa ating pagtubod. No? Alam nyo, may mga tao na minsan, hindi naman talaga, hindi na kumakain. No? May mga saint nga na ang kinakain lang nila, yung Holy Eucharist. No? Katulad ni Servant of God, Luisa Picareta. No? Even Blessed Teresa Newman. No? They only eat the Eucharist. They do not eat breakfast, lunch, or supper. Tayo minsan, no, iba dyan, hindi lang makakain ng breakfast, no, hindi lang makakain ng dinner, no, magrereklamo na. No? Why? Because their belief, their faith is not really in God. Of course, kailangan din natin kumain. No? But if our belief is very material, no, nakadepende na lang tayo sa kakainin natin, we do not anymore trust in God. No, nagtitiwala tayo sa tao, which is very wrong. We should trust in Him. No? Sabi nga dun sa kanta, trust in the Lord with all your heart and lean not on all with your own understanding. Trust in the Lord with all your heart. Put
your belief in action. Yung iyong pagtubod, lagyan mo ng laman at buto. Sabi nga, no, sa Tagalog o sa Bicol, no? Yung iyong pananampalataya, lagyan mo ng katawan at buto at kaluluwa. Maging ikaw yung iyong pinanampalatayanan. No? Sad to say, this is the problem of many in the church today. No? Mapa-religious, mapa-lay, mapa ano pa to? Mapa-barangay, mapa-city hall, mapa-president, mapa-senador, no? We compromise our faith. Sinasabi natin, Katoliko ako, Kristiyano ako, pero baliktad naman, sanungat naman yung pananampalataya natin doon sa ginigibo natin. Lalo ngunyan, no? Tinitignan ko yung mga, alam niyo yung mga biography ng mga kandidato. Sus, no? Nakakasakit pala ng ulo, no? Tingnan mo yung mga ano ng candidates, no? Kasi, no, makikita mo, si ganito, Katoliko, pero nagsusupport sa same-sex marriage. Ito, Katoliko, pero sinusuporta ng abortion, sinusuporta ng divorce. Kita nyo, sabi ko pambihira. Hindi ba siya, sabi ko, nasa isip ko lang, hindi ba siya nahiya na ilalagay na siya, ilalagay niya sa kanyang bio na siya'y Katoliko, pero yung kanyang mga sinusuportahan ay against sa tinuturo ng simbahan. Sabi ko, naku po, ito ba yung mga kandidato ngayon sa eleksyon? Ito ba yung nagsasabing Kristiyano ako? Kita nyo? And this really is the great problem in our times. Yung tinatawag na dichotomy. Huh? Or sabi nga, yung two-faced Christian. No? Sasabihin Katoliko, sasabihin Kristiyano, pero hindi naman ginagawa, isinasabuhay yung kanyang pagiging Kristiyano. Iboto nyo ako, Katoliko ako, but I am against the teachings of the church, of the Catholic Church. See? Very strange. Kaya nga, mga kapanalig, mga nakikinig sa atin, nanonood, no? Sa ating pagboto, talagang mga G po tayo, magdasal po tayo sa ating mga kandidato ngayong national and local election. Kasi nga po, sa akin lang po personally, nakakaawa ang ating bansa. Mga kandidato na parabang nagpapanggap lang na Katoliko, pero iba naman ang kanilang ginigibo. Iba naman yung kanilang plataforma dun sa kanilang pananampalataya. No? Yung sinasabi ko nga na two-faced Christian. No? And let us really, no, even ourselves, examine ourselves. Is what I believe I put into practice? No? Yung aking bang pagtubod, yung aking pagsisimba, yung aking pagdadasal, yun ba'y naita-transform ko sa aking pang-araw-araw, pang-araw-aldaw na pamumuhay? Yes or no? And let us ask St. Athanasius, no, who really fought. St. Athanasius was courageous enough to really fight the true faith. Let us fight for our faith, for our true faith, my brothers and sisters. Praise be Jesus and Mary. Ave Maria, if you like this video, subscribe and share. Ave Maria.